Hello guys! Hello everyone! So, welcome to my YouTube channel. I'm Marlos and a little preparation lang palabas ng bahay. Ayan. So, malapit na Christmas. Merry Christmas po sa inyong lahat. At yeah, nag-prepare lang ako. So, ang mga gagamitin nating product po ay from Watson's. So, yan. Unang gagamitin natin is yung aloe vera. Ito ay pang moisturizer. No, para medyo moisturize yung mukha natin. Ay talaga namang dry na dry ho ang ating mukha eh. Kaya yan. Gagamit tayo ngayon ng moisturizer. So from Watson din yan. Mura lang siya. Ayan. So lagay-lagay natin. Depende naman sa inyo kung gaano karami ho ang ilalagay niya sa inyong mukha. Sa akin, ganyan, sapat na. Ayan. So, ikalat lang natin ng mabuti. Para talagang, ano yan eh, bago kayo maglagay ng makeup ho eh, maganda yung skin ninyo. Skin preparation bago ho sa makeup. I'm not a hindi po ako makeup artist ha. Pero ito lang po yung ginagawa ko na sa tingin ko ay okay sa aking mukha. So, pwede rin yung siyang massage ng kaunti. Ayan. So, okay na yan para sa akin. Ayan. Oh. Ayan. So, minamassage-massage ko lang yung aking mukha. At ang susunod naman po na ilalagay ko. Ito, natutunan akong maglagay nito. Yung pagka natuyo yung moisturizer. Ayan. Tapos maglalagay na ako nung primer. Yung primer na nabili ko sa Watson. Ito yung ano, clear. Hindi siya tulad nung white. So, ito clear and transparent. Kasi parang maganda siya sa mukha. Makapit. Tapos madali lang siyang matuyo. Depende ulit sa inyo kung gaano yung karami gustong ilagay sa mukha ninyo. So, ikakalat pa naman natin yan. Ayan. Usually, hindi ako masyadong ma-makeup. So, okay na sa akin yung mga BB cream ganyan. So, after nitong primer, nilalagay ko BB cream. Kalat-kalat yun lang din ho yung primer para matuyo, para may konting massage na rin ho sa inyong mukha. Nakakaganda din ho ng mukha yung pagmamassage na yan eh. Ayan. So hindi talaga ako mamakeup sa mukha. Nakita nyo may mga ano pa dyan, may mga dark spots pa talaga dyan eh. Depende naman sa tao, pero maganda talaga inalagaan ho natin ang ating mukha, yung skin natin sa mukha. Yeah. Hindi din po ho maayos sa pag hindi ko gusto mag-ayos ng buhok, hindi ho ako mag-ayos ng buhok. So, ang susunod naman natin ho ay yung primer, sorry. Yung BB cream. Yan lang ho ang nilalagay ko sa aking mukha. Dahil hindi nga ako marunong mag-makeup eh. Yan ang nilalagay ko lagi sa mukha araw-araw. Meron na din yung ano eh. May SPF kasi yan. Tsaka maganda yung pagkaka-shape niya sa mukha. I-check nyo with niacinamide din po yung Babyholic na yan. Yan ay from iWhite Korea. So, nabili ko din siya sa sobrang dami kong binili sa Watson nito para pang stock na. So, mura lang siya, 25 pesos. Dalawang cut na siya eh. Ako, amazing po nyo yung dala ng panahon. Pagpasensya na ho ang aking boses. At medyo may isipan yan. Pagkatapos yung lagyan, depende rin sa inyo. Gano'n nyo gusto karaming ilagay sa mukha nyo. Kasi kakalat nyo lang din ho. Kaya yeah, para na siyang ano eh, hindi mo na kailangan mag-pulbo dyan. Kasi ano eh, pag natuyo yan, para ka na naka-foundation. Tapos parang, ano siya, mga parang oily-oily type, gano'n. Ito hindi ako tinatagihawan dito eh, kasi ever since ito na yung ginagamit ko sa mukha ako.
Tapos parang natatakpan niya rin yung mga ibang dark spots, mga blemishes, ganyan. So, maganda talaga siya sa mukha. Ayan, kalat-kalat niyo lang din. Ayan, so, puputi din kayo dito eh. Tama lang dapat yung lagay niyo para hindi sobrang maputi. Dalawang shade niyan, isang beige tsaka isang light. So, ang lagi kong ginagamit ay yung light na shade. Kasi medyo maputi tayo eh. So, yung mga, ano, mga medyo morena, yun, pwede sa inyo yung beige. Tapos, para matayo, yan, pinocomb ko lang siya. Tapos, yan. Ang next naman is yung sa lips natin. Medyo dry yung lips natin, kaya gumagamit ako yung Vaseline, no? For rosy lips, para lip therapy yan. Para yung mga, ano yun? Yung mga, ano sa lips natin, mga bitak-bitak ba? Sa lips natin mawala yan. Kita nyo may bitak-bitak na yan. May napansin ako. May napansin akong bitak. So, yan talaga ang gawain ko eh. So, dapat hindi nyo yan gawin, no? Pero yung Vaseline na lip therapy na yan, makakatulong talaga yan para maging ano, maging okay yung lips nyo, maging malambot, tapos maalis yung mga bitak-bitak talaga. Yan, pagkatapos niya, maglalagay ulit ako para lumambot pa siya. Tapos pagkatapos yan, yung nilalagay ko po ay yung ano eh, yung lip tint. From Watson din siya. So, madami namang available lip tint sa Watson. So, i-check-check niya na lang. Yeah. Pagkatapos ng lip tint, ang final ko na is yung mismo lipstick. So, from Maybelline itong gamit ko. Ayan. Ayan. Pag medyo tuyo na yan, nilalagyan ko na ng ano, yung mismo lipstick yan. From Maybelline yung lipstick na yan. Yung matte lipstick yan. Pero hindi ako sobrang mapaglagay ng ano eh, ng lipstick eh. So, yan. Konti-konti lang lagay ko para mapula-pula lang ng kaunti. Para mabuhay-buhay ang iyong mga lips, no? Yan. Yun lang ako maglagay. Yan. Pagkatapos nyan ay yan na yung aking look. No powder na po yan. Yung ni-sprayan ko lang po ng setting spray para hindi masyado mawala yung ano natin, BB cream. Yan. Okay. So, okay na tayo dyan, no? Nililinis ko na yung aking mga in-table natin dyan. Yan. Sa buhok, hindi ako masyadong mapag-ayos din. Usually, nagpupayod lang ako kasi medyo kulot ako eh. Pero pag mga occasion na nagpupulot, kapag nagpupurl tayo ng hair, ganyan. Yeah. Kapag ka normal na labas lang, usually nakapuyod lang tayo tapos nakasombrero. So, okay na siya sa akin. Depende naman sa inyo kung ano ang gusto nyong style ng buhok. So, ako ngayon, hindi napanta yung kulay ng buhok ko eh. Ayan, medyo bumaba na yung kulay niya. Tapos, medyo buhaghag na din. Pero, malambot pa rin naman yung aking buhok. So, ayan na. Ipupuyod ko lang siya. Ganyan lang kasimple yung ayos ng buhok ko. Yeah, medyo natatamaan tayo ng araw ngayon. Maganda na lighting natin ngayon. Gawa nung tutok sa atin ng araw. Ano? Yan. Tapos nga, yun ang aking final look. Maraming salamat sa inyo, guys. Gamitin nyo din tong aloe vera na